Hanggang gabi din na lang ulam ko. Magkakaroon tayo naman. Sobrang nabas. Kasi lang Ariel na ginagamit. Magandang hapon, dito ako kumakain sa kusina ganda. Taksyo. Subuha o. So dito, mamaya-maya pa. Sabi ko kay Buwa, dito lang ako upo, Buwa. Kasi mahangan at fresh. Taksyo sa akin. Kay Buwa at kay Dipak, fish curry yung naiwan kagabi na niluto ko. Kasi diba sabi ko, mag-fish curry ako. Si Juan, pasok na. Masarap kasi itong nabili namin isda. Sabi ni Dipak, tuwaan mo lang kami konti ni Buwa. Alam pa ako. Okra. Hanggang gabi nila na ulam ko. Pasensya na kayo. Dahil nag-busy ako dito, hindi ko talaga alam anong klaseng isda ito. Masarap siya. Basta linisan lang na maayos. Sabi nga, Dipak, mas masarap nga ito sa tilapia na binibili mo. Maya pa daw si Dipak kakain. Marami nga siyang ritual. Pugyo, Daddy! Pugyo. Ayun na. Teka lang guys, kuha ulit ako konting kanin. Kunti lang talaga. Kasi napasarap ako sa paksiyo. Hindi nila type to, guys. Ang tayo ng gamot. Ang gamot ko, isa. Tagal ko nang iniinom. For osteoporosis. Hindi ko nga alam para ito sa osteoporosis. Hindi ko masyadong ma-explain. Kahit ako hindi ko masyadong maintindihan. Ang ibig sabihin talaga niyan. Pero parang palakasin lalo yung mga buto-buto natin. Ganon. Maganda palang gamot na ito. Naalala ko si Ama, pag si Buwa, uminom ng gamot. Pag si Johan, lalo pag tablets. Meron talagang tao, ganon guys, ano. Yung hirap talaga sila maglunok ng mga ano. Ito, tablets. Si Johan talaga, nakailang tubig yan. Yung tablets nasa dila niya pa rin. Kaya yan si Ama, pag uminom siya ng tablet o si Buwa, lalagay talaga nila at ganun talaga sila. O gumaganun talaga sila, guys. Ayun, ako hindi naman mahirap. Pero sila halos dito, hirap sila maglunok. Si Dipak, nakikita ko rin eh, ganun talaga siya. Inom agad gumaganun talaga, o. Iba sila, guys, hindi sila sanay talaga kasi inom ng mga gamot-gamot. Lalo pag mga vitamins. Mayroon kasi ako, guys, ilang araw, alam ko, pag dumating, masakit-sakit ulo ko. Ayun, wala, anak. Sa mga babae dyan, kapwa ko babae, makarelate kayo. Parang wala kang gana. Diba? Kasi tapos na si Buwa, si Dipak na lang. Nilinis pa ako dito, oh. Hindi naman ganun ito namin. Wala namang hugasan masyado. Yung ano ko lang. Yung pinagdutuan ko, pinagsaingan ko. The rest malinis na. So, ayun guys. Namuti na kakain ko ng paksiyo dahil kanina pa ako nito, oh. Feeling ko may magpatayo ng bahay dito. Ayan. Mamisure sila. Magpapatayo dyan ng bahay, guys. Sure ako. Magkakaroon tayo na kapitbahay. Alam nyo ba, mabilis lang dito mapuno. Tingnan nyo, baka next year puno na dito. Mabilis lang. Ganyan yung sabi ng aking brother-in-law na sabi niyo, Mila, alam mo ba, in the future, parang crowded na yan dito, tapos dyan na mag-start yung problema sa tubig, yung mag-short na ba? Kahit nga ngayon, nagkakaproblema-problema sa tubig, normal na yan sa Kathmandu, guys. Pero nakakatuwa pag may bahay dyan na ipapatayo. Kahit pa paano, hindi boring yung aming likod. Makikita mo na naman yung mga neighbor mo. Ayan. Kaya pala this time, hindi sila nagtanim ng palay. Iisa lang ata may-ari nito. Sobrang itim, oh. Imagine nyo kanina, grabe yung init. Ngayon, sobrang itim.
Doon banda umulan. Grabe yung kulog. Walang tigil. Guys, maulan na. Maulan na siya. Yan, yung mister nila doon. Rain or shine. Maganda talaga. So, kain tayo ng mansanas. Ay, hala, sorry guys. Ang oras dito is nasa alas 2:30. Bilis sana kami ng sabon, maglalakad kami. Kaso lang, ulan. Pero maaga pa naman, tingnan natin. Matamis. Wala tayong juicer eh. Okay na yan. Hindi ganun katamis. Pero okay pa din. Pag nakahali, makakatulog ako. Pero pag may time talaga, hindi ako palatulog. Unless pagod na pagod ako. Alam niyo ba guys, may sasabihin ako sa inyo. Ngayon alam ko na ang rason kung bakit kahit ano man try namin ni Deepak na magkaroon ng kapatid si Johan. Pero, alam nyo ba, gusto ko lang maging open sa inyo. And, lagi ko naman sinasabi sa inyo na kung ano yung makikita nyo sa mga vlog ko, ganun talaga ako. Diba? Ayoko namang makipag-plastikan sa inyo dyan. So, na-discover ko kung bakit hindi ako buntisin o hindi agad-agad ako mabubuntis. So talagang si Johan para sa akin, para sa amin, miracle baby talaga siya. Kasi hindi ako nagpa-therapy, hindi ako nagpagamot, or hindi ako nagpaalaga. Kasi yung iba kong mga kaibigan doon sa UAE, nung nabuntis ako, yung iba nagme-message sa akin, Mil, saan ka nagpaalaga? Hindi ako nagpaalaga. Prayers talaga guys, prayers talaga. Kaya talaga binigay siya talaga ni Lord sa amin. Kaya naniniwala ako sa mga walang anak, naniniwala talaga ako. In God's time, ibibigay at ibigay niya talaga sa inyo. So katulad sa amin, after 4 years, ba? Diba? So kaya na-realize ko, nung magpa-check up ako, at doon din nakita, na kung bakit hindi ako mabilis mabuntis o buntisin. Dahil nga, yung aking uterus is antiverted. Tama ba yun? Antiverted. Meron ding isa na normal talaga siya. Retroverted. Tama ba ako guys? Retroverted. Yun talaga kadalasan. Pero no health problems yun guys. Hindi siya makakakos ng any problem sa health mo. Yun siguro hindi ako madaling mabuntis-buntis. So doon ko rin na pag-isip-isip na ako yung may problema, hindi si Deepak. Kasi si Deepak active yan eh. Active yan siya guys. Ako, hindi ganun. Pero si Deepak talaga yung active sa aming dalawa. Nothing to worry kasi hindi naman yung problema. Paano kaya yun, no? Papaisip ako. Tanyo ko, hindi pa ako napacheck up. Hindi ko alam. Yung mga, wala pang mga baby, huwag kayong mawala ng pag-asa. Gaya ko, 4 years bago si Johan. So guys, bili kami ni... Nalabas kami ni Deepak. Bili kami ng ng bigas at saka sabong pang laba. Alam niyo ba guys, naapakan ko yung yung malaki, napakalaking higad guys. Galing talaga sa pantry namin. Ganito kalaki guys, yung higad. Ay, naninindig yung balahibo ko. Feeling ko ang katikati ng katawan ko. Sa totoo lang guys, feeling ko ang katikati ng katawan ko guys. Diyos ko, ang laki niya. Hey. Kalain. Brando playbook ko. Ara na si Didi. Bakal kukuro corn sa iyan. Lo, grabe. Itim mo. Sag. Kasi ganitong oras yung mga dating ng mga sag. Hapon talaga yung mga fresh. Medyo matagal-tagal. Hindi kami nakakain ng sag. Kasi iba na yung food ko eh. Pero natuwan ko kaya sila ng sag. Pero si Deepak ayaw niya kumain ng sag. Okay? Tara, tayo.
Let's go! So, dito kami, guys. Mga dal, oh. Ulit dito kami. Lumait ng kanilang tindahan. Bili ako ng sabon. Wala silang, ano, sabon nila, oh. Ito pang top loader man ito. Wala na sila malalaking rice. Last time we buy this one. Which one? Last time also, I think we are using this, no? Which one? Takali. This is the one. We get this for now. Yeah. Okay, we'll get. Yan naman na. Wala sila malalaki. Rice, you don't have, yeah? Kasi may mix namin sa brown rice. We buy Maharani brand. No. Maharani. No, we want to use for because we have pressure, so it's better. And red rice also. What's up? No, this all top loader. No, it's not our front loader. Yan na lang bilhin namin to. Masarap to, guys. Dito na kami sa bahay. Si Buwa, ayan, nagpapasound. Bumili pa ako isang kamatis. Isang mais, guys. Ayaw naman kasi ni Buwa yung mga binibili kong mais. No, kasi gusto nila, guys. Kasing tigas ng bato. Yung gusto nila, yung type nila na mga mais na kainin. Kaya hindi ko siya binilhan. Ako na lang yung bumili. Bumili ako 6 na piraso itlog. Ayan, nasa 105. Tapos, tinapay para sa breakfast ni Johan. And, bumili ako ng sabon. 985 ito. Base lang Ariel na ginagamit ko. So, ito na lang. So, 985 ito guys, ano? Saka pang front loading talaga siya. At saka, ito na kung yung binili namin. 895, 5 kg. Masarap din ito, guys. Ito lang muna ang bibili namin dahil yung binibili talaga namin wala doon. So, ayaw ni Deepak. Kasi, bibili daw kami sa isang shop yung ginagamit talaga namin. And, minimix ko kasi sa brown rice, guys, ano. So, at least may sabon na makapaglaba na ako bukas. Nabigas na kami. And, ako tayo sa taas, guys. This is Ula, mamaya. Si Buwa na papasound. Pero lalabasan si Buwa. Ay, nakita ko na naman yung katawan ng higad. Guys, yung balaybo ko na nininig talaga ba? Nakangati. Si Buwa, oh, hindi man nanonood. Naglalaro ng kanyang mobile. Ang laki talaga, guys. Ganito siya talaga kalaki. Oh, ang taba-taba. Ay, ang bot na apakan ko pa. So, ayun guys. At kakain na naman ako ng mais. Ayan. Kasi masarap yung mais ni Didi nowadays. Ayan. So, yan yung lagayan ko ng sabon. Ayan, ilagay ko muna ito. Lagayan ko ng sabon. Ayan, wala na talaga, oh. Ayan. So, dyan na muna mamaya ako na-refill yan. Sa loob ata, packets yan eh. Tatlong packets. So, ganyan yung style niya. At may scoop yan kasama ulit. So, sandali muna guys. Balikan ko kayo. Guys, katapos ko lang kumain ng mais. Si Deepak hindi siya nag-snacks. And trabaho si Deepak. So, yan ko na yung aking vlog. And again, gusto ko i-greet. Happy birthday to Sis Julie Sunga. Ayan. And to Alrich Jason Donato sa July 22 pa naman. Pero happy birthday sa inyo. May God bless you. And thank you sa inyong lahat. Sa oras muli na binigay nyo para lang mapanood yung vlog ko for today. Again guys, maraming salamat pong muli. And God bless us all. Ingat kayong lahat. And good night. Bye guys.